Okay, so hello guys! Good afternoon and welcome sa aking food trip dito sa Pilipinas. At ang unang restaurant na i-food trip natin ay matatagpuan dito sa CCDM Square sa Tomas Morato, corner Tibog Avenue. Kaya kung mahilig kayo sa mga Korean food, pupuntahan natin ang Bulgogi Grill Korean Bar and Restaurant. At alam nyo ba na meron silang promotion ngayon for only 388 pesos. Okay, mag-i-enjoy na kayo sa napakasarap nilang pagkain dito. Kaya syempre dahil bar nga ito, alamin natin ano nga ba yung mga alat na siniserve nila dito. Kaya kung ako sa inyo, tuto kayo sa vlog na to. Okay, sakto dahil maganda ang panahon dito, meron silang available na outdoor seating kapag kailangan nyo. Pero syempre, papasok tayo sa loob kasi makikita nyo kung gaano maganda ang kanilang restaurant. Kaya so ito pala kapitin natin ano, nandiyan yung kanilang promotion. Bulgogi Grill, meat all you can, 388 pesos lang. So, subukan natin yan. Ano po? Uy guys, nakakatuwa kasi yung uniform lang dito, meron din pa rin silang Filipino Institute, kaya regards kay Boss Gab na nasa Dubai ngayon. So ito na, tutan natin. So very Korean. Dito po usong-uso yung mga restaurant dito kapag nag-grill. May mga dito silang patay talaga para hindi siya sobrang mauso. So medyo marami yung table na available dito sa loob. Pero syempre dahil maaga tayo, solo muna tayo na magdadain dito. Kaya sama kay Sarah. Okay, so alam naman natin that this is a Korean bar and restaurant. Pero syempre, alam nyo na kapag mga Filipino ang mga magdadain dito, guys, libre ang kabidyo kayo dito. So this is a good place for you and for your friends and family para mag-family bonding kayo dito or friends tambay dito sa kanilang restaurant. Okay? May soju mo ito sila o gano'n. Bakit ang mura? $4.50 na? So ito guys, while we are waiting for yung grill na meron tayo kasi nga the meat is already served. So i-enjoy muna natin yung kanilang mga starters. Sobrang sarap ng kanilang kimchi dito. Kasi di ba super favorite po talaga yung kimchi natin at saka yung camera natin. Kasi dapat ano lang. Ang oras po kayo nag-open na saka until what time yung closing mo? Hanggang 1:30. Every day yun? Okay. Pero depende sa kung yung maraming tao. Kasi maraming bird. Anong open ng morning? 1:00. 1 p.m. Okay, so siniserve ng meat. So ito yung beef, no? Yes po. Ayan. Tapos meron tayong pork at saka syempre. Pork. Oh. So may option tayo. So guys, ano to ha? Unlimited to. So you can keep on ordering hanggat kaya mo pa. Oo. So syempre, alam naman natin ang rule, diba? At saka syempre, sabi ng magandang si Marga dito. Hello ka sa camera. Ayan. So guys, for timing ha, para sa mga gusto pong matikman syempre, ang mga masasarap na pagkain dito sa Bulgogi Grill. Yan, open po sila from 1 p.m. until 2 in the morning. Kaya perfect to sa lahat ng mga nag-late night activity. At if you are in this area, pwede kayo pumunta dito. And pwede naman mag-extend pa sa just inform the management para po ma-accommodate na kayo. Pero tanong, what is this? Pwede mag-celebrate dito ng mga birthday, pwede mag-reserve sa inyo, correct? So yon. So they have enough space, guys. It can accommodate siguro mga 50 to 60 plus. Kung aabutin hanggang labas, kaya naman up to 100. Kaya pwede rin siyang i-book ito ha for any personal celebrations para po Korean party ang gagawin niyo. Okay? So ang ganahan dito sa Pinas kasi lahat ng mga restaurant pwede alam. Hindi ka tulad sa Dubai. Mga areas lang na po pwede or nasa hotel na. So yun yung kagandahan dito. Pero po sir, kung nga pala hindi nga pala pwede yung concept nila, no? Dahil grilling nga rin. Yeah, may gumagawa na. May gumagawa na. Parang they have, provided they have their own grill.
Hindi, naka-grill na siya. And guys, so I'm just so happy that finally, nandito na ako sa Bulgogi Grill, Korean Bar and Restaurant. Kasi, ay, ito na! Ito yung? Ah, ito yung Bulgogi mismo. So ito ay ihihawi natin. Okay. And guys, so pinagmamalakihan ng brand na to, ng restaurant, because they are called Bulgogi Grill. So, tinitikman natin yung kanilang bulgogi mismo. So, sana ko parang familiar dish na eh. So, yan yung gagawin natin ngayon kasi because we're going to grill 1, 2, 3, 4, and 5 meat. Okay? Na nasa harapan ko ngayon. So, excited na ako kumain. At saka syempre, Rafael, samahan mo na ako. Ito na! Ano yan, te? Oh, nice! Ayan na, the moment of truth. Ito guys, I'm still adjusting sa ganitong concept no, ng vlogging sa loob ng isang restaurant because, yun nga, nakasanay natin sa Dubai, I can only just drink alak, diba? Any liquor if yung restaurant is inside the hotel. Pero dito sa Pilipinas, pwede-pwede po. And everybody are actually, diba, gusto nila talaga ang soju. And nagulat nga ako kasi kahit sa yung mga supermarket na nasa baba ng condominium namin, soju is always available almost everywhere. So parang naging favorite na siya ng lahat ngayon. So ito yung mga drinks na ino-offer nila, but they also have mixed drinks later on na pwede nilang ipatry sa atin. Kaya yun yung abangan nyo. Then I'll give you a feedback guys ha. Kasi syempre sa ano kasi no, ako sa Dubai, nakatry ko lang yung Yakult at saka yung soju. Pero dito kasi they have lemonade, soju, tapos they also have yung mojito version na may soju din. So yun yung aalamin natin. Pero ito, napapansin ko umiinit na ang kanilang grill. So let's do this. Anong kailangan natin ito? So let's try pork muna. So yung kanilang meat ay nakaserve sa ano, sa tea, sa ito, ito sa wood. So wood, so very Korean yung dati. Ayun na, so mainit agad. Try natin agad yung kanilang bulgogi na sinasabi. So, one down. Okay guys, ulitin natin ha. This is unlimited po. So, if you love meat and if you want talagang good time with friends, very affordable. Alam niyo yun, so hindi sobrang mahal yung pag-dine dito. Pero, talagang mag-i-enjoy nyo ang kain nyo with your family and friends. Kaya, saan pa diba? Yung dapat yung minahanap nating location for friend, banding, or family night. Ah, so ito pala yung bulgogi. Na-try natin. Ooh! So, ang gusto kong malaman dito, kung meron silang rice na available kung for kung Filipino. Yun ang i-check natin. Ang bango. Pero dami na, ano yan, para saan po yan? Cheese po. Cheese yung i-visit dito? So, paano ko siya i-utsarahan ko lang? Ah, okay, sige. Oh, okay. So, yung tinutukoy nyo is, isa sa mga maganda sa grill plate nila, no? Medyo malaki siya. So, mas marami yung pwede mong i-grill. So, one more information guys, ito nga. If, di ba yung pinili natin option kanina is para meron tayong pork, chicken, at saka beef. What they're going to serve you is one regular chicken and one spicy chicken. So same thing with pork at saka ng beef. Plus yung bulgogi nga na pinagmamalaki nila dito. Which we're going to try first kapag nandito na siya. So maglalagyan tayo ng spicy chicken naman. So sulit siya for one person na 399. Pero kinuha kasi natin ngayon is tatlong meat. So we choose yung 488, which is maliit lang siya compared sa if I'm going to ano
to convert into dirhams. Sobrang affordable po niya. Okay. Gawin mo yung final. Hindi, pwede na ito eh. Parang siya pa bacon style. Ano ba? Oh, please. So, pag rice, walang option ng rice dito? Please, please. Dalawa niyo. Thank you. Marami yung kain ka. Oh. Sabi ko, wag mo yung grilled chicken, ang ganda ng kulay. Alright, so here's lang freshly cooked na egg and ito lang umuusok-usok pang soup. So unlimited din po siya, no? Thank you! Alright, so ito na lang kayang menu para guys mas malinaw sa lahat ng mga nanonood. So they have options, no? So ito yung pinaka-promo nila ngayon, unlimited na 388 pesos lang. So may pork and chicken na yung meat mo. And if you want it with beef, plus 100 pesos ka na lang. At saka syempre, kung may kasamang beef at saka shrimp, 588 pesos na lang siya. So ito yung mga options. Korean bar din sila. So syempre, yung mga mahilig dyan sa soju. So meron sila dito yung favorite ng lahat, yung soju at saka Yakult. 198 lang yan. At meron silang Busan. So mojito version siya na may soju. For only 198. At ito nakakatuwa ha, sobrang mura pala dito ng bucket of beer. For 50 lang. Yan. At saka meron silang siyempre yung shawl nila. Soju naman with lemonade. For 198 pa din. And ito yung iba pang mga drinks na meron sila. Siyempre kasama ko si Rafael Gaboso. Photographer, videographer, show director, lahat na. Ayan. No limit. Ayan. So alam naman natin ang rules kapag mga eat all you can concept or ganon. Siyempre, hanggat kaya, huwag po sanang magtitira ng pagkain na hindi nyo mauubos. So yun lang yun. Magandang ano naman yun, rule na binibigay ng mga restaurant. So, gusto ko na mag-grill, pero kain muna tayo. Mahirap pala paghawak ko yung camera, tapos kaliwa yung ano. Copyright. So, parang hindi tayo makapirate. Ayan, wag na. Okay na ba? Thank you. So, ito na. Almost ready na yung mga meat natin. So, we will try. Siyempre, Korean style. Oh, gusto ko to. Tapos, kailangan ko ng kimchi. Kaya ko maglagay ng maraming kimchi kasi sobrang favorite ko. Kasi isa pang meat, ano ba, bulgogi na lang. Ito yung ano nila. Oh, ito lang. Alright, let's do it! Ho-ho! Alright! Okay. So ito guys, na nakakain na nga talaga tayo. And super super sarap ng cheese na nandito sa gilid. Kaya please, huwag niyong kakalimutan yon. Grabe, nagpapadagdag buhay sa pagkain talaga. Yung linamnam niya, tsaka sakto may rice na kasama pala. Siguro more cheese pa. Okay. Ayan, at syempre, dahil nga unlimited ang meat natin dito, so hindi pa tayo tapos. So meron tayo ditong, this is beef. Ayan, so isang set na naman tayo dyan. So pwedeng umorder ng umorder guys ha, yung kagandahan dito. And we have yung spicy.
Yun. Alright. Yan lang. Medyo madami siya. Okay, dahil nga syempre, ayan, nasa Korean restaurant tayo. So habang nag-grill at nakakain ako kanina, pero kakain pa rin ako ulit kasi nagpadagdag ako ng kimchi nila. So try na natin yung purong soju lang nila. Cheers! Ang sarap, hindi na kailangan i-mix sa ibang ano pa eh. Kasi ito, strawberry flavor na siya. Ito meron dyan kanina, peach. Tsaka yung isa naman, parang ordinary or regular, ganun. Sarap. Perfect siya sa ano, sa meat na kinakain. Good. Ten dami na, ano yan, para saan po yan? Cheese yung i-bibig dito. So, paano ko siya i-kukutsarahan ko lang? Ah, okay, sige. Oh, okay. So you throw the feelings that I have for you keep putting me in sunlight. Then my days begin to end simple. Okay, at saka syempre alam naman natin ang si CTTM Square ay kilala yung area na to, no? For Somini, Tambayan, Gimikan, na kung saan after ng party, maaari kayong, alam yun, hilo-hilo ka, may hangover ka. Guys, huwag nyo kalimutan, meron din silang available dito na pasabaw, pang pagising talaga sa inyo. So, itatry natin ngayon. Sobrang laki ng serving nila, so let's do it. Okay, so eto na. Gigising na tayo ngayon ito. Sakto to, no? Alright. Korean na Korean yung lasa, no? Sarap. Tsaka siyempre, perfect siya with this. Open? Guys, ito yung bagong flavor na hindi ko pa nakita. So, we have peach. Ayan, so pakita natin siya. Vlogger? Okay. Wow! Mas masarap siya sa strawberry! Okay, good. Ah! Ang init, grabe. Kaya ka may ano. Okay, so we really enjoyed, guys, ang aming experience. Ano, saan na siya? So, yun. Sobrang ganda ng experience. Nag-enjoy talaga tayo sa mga pagkain nila. Plus, yun nga, yung may pasabaw habang nag-enjoy tayo sa kailang soju. Kaya, eto, we're going home and we're very happy. Bye!